Mr. Speaker. Congressman Raul Manuel of the Kabataan Party List is recognized. You have 3 minutes. Magandang hapon, Mr. Speaker. Ang representasyon ng mga kabataan ay bumoboto kontra sa panukalang batas hinggil sa SIM card registration sa batayang walang empirical evidence na nagpapatunay o nagbibigay ng garantiya na nakakatulong sa pagsugpo ng krimen ang naturang panukalang batas. Maaari pa itong magdulot ng kapahamakan sa mga ordinaryong mamamayan. Maraming civil society groups ang nagrehistro ng kani-kanilang oposisyon dito. Kabilang ang Privacy International, Computer Professionals Union, Democracy.net.ph, at Foundation for Media Alternatives. Ayon sa kanila, na aming sinasang-ayunan, nakababahala ang SIM card registration bill dahil magiging vulnerable ang mamamayan sa iba't ibang forma ng data privacy violations. Sa gitna ng kawalan ng pangil at kahinaan ng implementasyon ng data protection laws, ang extent ng data na makokolekta sa pamamagitan ng SIM card registration bill ay maaaring masubject sa data breaches na maaaring ma-exploit o masamantala ng mga kriminal, lalo na ng mga sindikato, kabaligtaran ng mga layunin ng panukalang batas. Habang nariyan ang Anti-Terrorism Act of 2021 o ang Terror Law, ang panukalang batas ay mag-e-enable lamang ng mala panopticon na surveillance at profiling ng mga ordinaryong mamamayan. Maaari itong magamit laban sa freedom to express and associate at para maimpluwensyahan sa maling paraan ang pagkilos at pag-iisip ng mga piling bahagi ng ating populasyon. Ang pagsugpo sa krimen ay hindi dapat kapalit ng ating mga demokratikong karapatan. Ayaw naming mga kabataan na magamit ang datos at personal na impormasyon bilang dagdag na kasangkapan ng mga institusyon gaya ng kapulisan na batbat ng abuso, kawalan ng pananagutan at paglabag sa karapatan, lalo na ng mahihirap at ordinaryong mamamayan. We must focus on policies that will protect our data and privacy while devising better strategies against crime. In behalf of the generation that has been abreast with the use of technology and devices amid the accelerating pace of spreading information and the documented abuse of big data by governments and large corporations, we vote no to House Bill 14 mandating SIM card registration. Maraming salamat, Mr. Speaker. 3 minutes, Congresswoman Brosas, to explain your vote. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we in Gabriela Party List register our strong opposition to the proposed SIM card registration as contained in House Bill 14, as it embodies a serious threat to the privacy of communication and correspondence and even to Filipinos' right to communication. This proposed SIM card registration bill puts forward a lopsided presumption that all Filipinos are considered as potential criminals and evading the law unless registered as SIM card holders. It gives a false assurance that once all SIM cards are registered, purveyors of spam messages and trolls will be flagged, when in reality, these crimes and acts will not come to a halt. Sa ilalim ng panukalang batas, ilalagak ang mga personal na impormasyon ng nakarehistrong may-ari ng SIM card sa isang sentralisadong database. Sa halip na masawata ang lumalalang kaso ng cyber attacks, spams at scams, lalong magiging vulnerable pa nga ang mga consumer dahil nasa iisang database na lang ang lahat ng personal na record ng mga Pilipino. We have seen how current data privacy measures of government agencies have been ineffective and weak, leading to serious and still unresolved data breaches. Worse, state security forces have been using registered personal information of critics for state surveillance and targeted attacks. Kailangan ding patunayan ng isang individual ang identidad bago makabili ng isang SIM card sa pamamagitan ng valid ID o PSA birth certificate, bagay na maaaring maging sanhi ng diskriminasyon at pagkakait ng karapatang makagamit ng SIM card, lalo sa mga kababayan nating katutubo. For these reasons, we vote no to House Bill number 14. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Majority Leader.